Hello everyone, welcome back to my channel. So mag-update na punta sa akong plants, guys. So nag-ano ko ganiha, guys, nag-pruning. Ito, guys, o tinatanggal ko yung mga ganito, guys, yung mga yellow leaves, brown leaves. Tapos may niripat din ako, guys. Ay may pinapropagate din akong ano, mga succulents. So ito yung kalatea to, guys. So ito pala, guys, ito na. So ito pala yung red lipstick na aglonema. Siyempre nagligi itong dalawa, guys. Pinutol ko sila kanina, guys. Tapos ito hindi ko lang nalagyan ng cinnamon kasi wala akong cinnamon. Pero okay lang 'yan. Tapos tinusok ko lang sila diyan, guys. 'Yan. Mabuhay 'yan. So ito pala yung aglo din, ang laki ng dahon niya. Tapos ito yung alocasia. Ito din. Tapos ito. Ito is dami ko ng ganito, guys, oh. Pinopropagate ko. Ito yung aglo. Tapos ito yung aglo na white. Is Snow White. Tapos ito pala is Sensation na dwarf. Tapos meron pa ako dito, guys, oh. Itong Adansonii ay. Tapos itong Calathea. Ito nakalimutan kong tanggalin. Tanggalin natin, guys. Para pag mag-produce ng bagong dahon, guys, ay maganda na sila. Importante sa kanila yung pag-pruning, yung tinatanggal ng mga ganito, guys. Ayan. Tapos ito din. So, lumalaki ng dahon niya, guys. Oh. Tapos, ayan ito. Since nalipat ko na ng malaking pot at saka dito, guys, sa ilalim ng rambutan, medyo gumaganda yung dahon niya. Tapos ang ganda ng ito, bago to, guys, ang puro puti. Tapos ito pala yung Syngonium, guys, na may pink. Iwan ko anong klaseng Syngonium ito, guys, to bagong dahon pink. Tapos pag matanda, maganito na, dark green na may kunting pink. Saka ito. Tapos ayan, tapos ito pala yung ano ko, Calathea ko, guys, dalawa pa lang yung dahon. So dito ko nilagay sa lalim ng puno ng rambutan, medyo gumaganda ang kanyang dahon. Tapos ito, another Calathea. Ito pala yung bagong setup ko, guys, kasi nung nabilihan ako ng plant stand ng aking asawa, so dito ko nilagay yung ibang aglo at saka yung mga Calathea. Kasi maganda dito, guys, na ilagay sa ilalim ng puno yung Calathea. Kasi gustong-gusto nila yung high humidity. Kasi dati doon ko nilagay, sobrang init doon. Kaya everyday may mga brown leaves. Nagka-crunchy ganito, guys. So kaya ayaw nila yung kunti lang yung humidity. Kasi maganda, tapos always moist yung soil nila, guys. Tapos ito, kinatinanggalan ko na kanina yung ito, yung mga Calathea ko, guys. So nung una, ang hirap nilang alagaan. Pag makuha mo na yung anong gusto nila, guys, ay yun. Tapos alam nyo na yung gusto nila. Ito, lumalaki na siya, guys. Oh, ito dati namatay na. Muntik na itong namatay. Tapos nasig ko. So ito, tatlo sila ito, guys. Ito marami na. Nakabila ko na isang pot. Dami niya. Hinihiwalay ko siya. So naging apat na paso. So, ito pa yung isa, guys. So yan, nilagay ko sa ilalim ng puno ng rambutan. Kasi dito, guys, hindi nagaanong naiinat, naiinitan. Yung sikat ng araw, medyo maliwanag lang. Tapos, kasi gustong-gusto nila yung high humidity. Kasi pag hindi, guys, ang dahon nila ay mag-brown. Tapos, pangit yung resulta ng mga dahon. Ito, tsaka ito, ganyan, doon yan dati. So, mainit doon. Kaya, nung nakabili ang asawa ko ng plant truck, ay sakto dito ko nilagay sa ilalim ng puno. Tapos kaninang umaga, nag-misting ako, guys. Ini-sprayhan ko lang sila ng tubig. Hindi ko dinidiligan. Bali, binabasa kong mga dahon nila, guys. Kasi gustong-gusto nila ng
ganun yung mga halaman. So ilang araw ko hindi nagdilig kasi nga every night or every afternoon umuulan dito guys. So ayan. So ito pala yung kalatia ko. So since narandito sila guys, sobrang healthy na nila guys. Kunti na lang ang nakikita kong brown leaves nila. So ito lang pala yung mga kalatia ko, bali. Ano lang, common lang sila guys, pero ang ganda ng kaniyang dahon. Iwan ko ano bang nangyari dito, parang may ay yan oh. Parang spider yata to nagdikit. Ito parang feeder to guys oh, kasi mabalahibo. Tapos ito, ang ganda niya. Dati ang liit-liit lang niya to. Tapos pinalitan ko ng paso na malaki. Tapos yung suwil, ayan, sobrang healthy ng dahon niya. Dami niya. Tapos wala siyang brown leaves. Tapos ito pang kalatia ko. Ito rin. Ito na propa na to guys. Tapos ito, makuyana yata to. So marami na siyang bagong mga patubo yan. Mga bagong tubo yan. Tapos ito, ito, ito. Gustong-gusto ko itong mga lamang ito guys. Ito binigay lang sa akin. Ayan. Tapos itong adanso ni ko. Adanso pa. Tapos ito pala binigay din sa akin. Ang ganda. Iwan ko anong pangalan nito guys. Pero may bago na siyang dahon guys. Oh. Ito bago. Bago yan. Hindi pa nag ano, open. Tapos ito, ito rin binigay. Kasama siya. Giant Golden Pothos. Tapos, yung tatlong dahon, bago lang yan guys. Tapos, may, ano siya, tinanim ko lang dito. Yan, tumubo na siya. Oh, may dalawang dahon na siya. Tapos, itong Enjoy Pothos. Itong, iwan ko anong klaseng pothos ito guys. Tapos, ito pala, ito din, binigay sa akin kasama nito. Ito may bagong dahon. Mickey Mouse. Mickey Mouse yata to guys. Na albo. Yung dahon niya, parang yung alokasya. Tapos ito, kasama sila, binigay lang sa akin. Tapos ito, kalatia din to guys. Ito bago to. Bagong dahon. Nag-produce agad siya ng bagong dahon. At saka ito bago din. Tapos ito, ganito yung dahon niya guys. Matangkad yung stem niya. Ito mahaba. Ito. So nagustuhan niya itong area dito guys. Ito pa yung aglo ni Mako. Aglo. Ito aglo. Pinutol ko siya guys. Kasi sobrang ligi niya. Tapos may lumalabas naman dito yan. Oh. Ito dito. Ay, ano ba yan? Oh, ito. Lumalabas yan dito. Tapos may bago siyang tumubo dito. Tapos, yung kaputol dito, pinuprupa ko sa tubig, guys. Tapos, ito pa yung aglo. Aglo, aglo. Ito rin. Tapos, ito. Mga common lang yung halaman ko, guys. Pero, importante ay may inaalagaan tayong halaman. Maganda din sa bahay. Ayan to, singgunyum. Ayan, tapos ito yung mga hanging plant na espesya. Ayan guys. Tapos, ito pala ang peace lily ko guys. May flowers na guys. Ang saya-saya ng aking peace lily. May bulaklak na siya. Ito, variegated ito guys. Pero hindi lang lumalabas yung variegation niya. Kasi nga, nandito siya. Pero dati naiinitan siya. Laging may brown leaves. Yung direct sun. Pero ito maliwanag naman siya dito. Nakakuha siya ng init. Pag umaga. Ito variegated. Peace lily din. Ayan. Dito sa likod. So ito guys. Ito pala yung mga espesya ko guys. Oh. Binalik ko dito yung mga espesya ko guys. Kasi nung nilipat ko doon dati sobrang init kasi nga summer na summer mainit, feel na feel ko yung init, so nagbabrown ang mga dahon niya guys, so nilipat ko sila dito. Ayan, so nag survive naman sila. Ito ang pinaka malusog, so ayan guys, ito pa rin, no?
lalim ng rambutan, doon pa yung iba. So ito na pala yung mga halaman ko, guys. Ganda ng foliage niya dito, tingnan niyo. Purple. Ito is bago tong dahon eh. Ito bago, purple yung dahon. Sobrang healthy niya dito. Tapos ayan. Ito is begonia. Begonia. Tapos ayan na, guys. So ang ganda tingnan pag maraming halaman na naka-arrange, guys, tapos malinis. So yan, mga siguro every week binibisita ko sila kasi busy ako sa pagmamodule dati every day, pero ngayon mga twice a week, 3 times a week ay tinatanggalan ko sila ng mga brown leaves, yung mga patay na dahon, para healthy naman sila, guys. Kasi itong mga halaman, kailangan talaga natin ng attention para, kumbaga sa, ano guys ba, di sila mangluod, guys. Di sila magtampo yung mga halaman. Dapat, binibisita din natin. Nakausap. Ganun lang sila. O, ganito, madilim na. Pag gabi, itong prayer plant or kalatia is maganon yan, guys. Magtayo itong mga dahon niya. Ganito, oh. Ganito. Ito yung mother plant. Ito yung mother niya. So, nakaano na ako. Nakadalawa. Ito. So, marami na pwede natin. Pero, hayaan ko lang. Gusto kong ganito. Tapos, pagbago, guys. Ganito, pink. So, sobrang happy ko kasi nabigyan ako ng malalaking halaman. Ganito. Kasi first time ko magkaganito, guys. Alam nyo, hindi ako makabili ng ganito. Ang mahal kaya nito, guys. Hindi ako makabili ng mga malalaking halaman, yung mga rare, yung mga philodendron. Sobrang mahal. Dito lang ako sa mga swak. Yung budget meal, yung mura. Tapos, maganda naman din ganito. So, ito, alocasia ito, guys. Ay, alocasia, syngonium. So, yan. So, yun, mga bagong tanim yun. Kasi ang kagandahan dito sa ilalim, guys, hindi sila na direct sa init. Kasi ngayon, grabe, sobra kainit, guys. Uy. Tapos, ayan, so ang ganda ng setup niya dito sa ilalim ng rambutan. So, filtered sunlight lang sila nakakakuha, guys. Ayan, sobrang saya ko, guys, na kita ko yung mga inalagaan kong halaman na lumalaki. Maraming mga dahon na tumubo. Sobrang saya ko talaga. Nakakawala ng stress. Tapos akala ko mamatay siya, guys. Tapos naubos lahat yung dahon niya, pero may isang tumubo. Ito. So, ito bago lang ito, guys. So sana ay may magtubo pa ito, guys. Kasi gustong-gusto ko yung kalatiyan na ito, guys. Oh. First ko ng kaganito. Kasi hindi ako makaful ng mga mamahaling mga halaman. Kasi wala akong gaanong mga rare plants. So, ito lang. Mga ganito doon is mga ano lang yun, guys. May mga bougainvillea. May halo-halo na doon, guys. Tapos dito nilagay ko yung mga kalatiya ko. Kasi gustong-gusto nila yung high humidity. Kasi doon, so, nasisikatan ng araw. So, lagi silang nagka-brown leaves. Tapos dyan, okay sila. Nag-healthy na sila. Tapos ito pa yung isa. Ayan. Tapos ito. So, ito pala yung hinalo kong mga soil. So, yun lang, guys. Sana ay may nakuha kayong idea sa aking paghahalaman, guys. Hindi po ako eksperto. So, ito yung mga sinasabi ko, guys, ay base sa aking alaga ng mga halaman. Common lang ito. Wala akong mga mamahaling halaman, pero at least nakakagaan ng stress itong mga halaman na alagaan natin. So, yun na, guys. So, next vlog. Thank you for watching. Bye!